and measure the temple of God. Praise God, hallelujah. Hinutos ba ng Bible yan? Na tumayo ka, bumangon ka, sukatin mo ang templo ng Diyos. Teksto natin, ito, dito na lang, tapos yung the temple of God. Temple na. Temple of God. Sakto na. Okay. Ito teksto natin. Revelation 11:1 hanggang verse 2. Tapos lagyan mo pa na Revelation 21:16 to 17. Dugtong mo dito. Ayan. Revelation. So ayan, sabay-sabay natin basahin. Lagyan natin sa PowerPoint. Revelation 21. 17. Yan, sige, balik nito, salamat. So, yan po. So, sandali muna. Siyempre, Tagalog tayo, English yan, di ba? Eh, ako nga, mabagal ako doon sa English. Kasi, hindi tayo pare-pareho, di ba? So, siguro, meron din mabagal sa English. Di ba? So ako mabagal sa English, nakukuha ko naman ang meaning ng kaulugan, pero gusto ko tagalogin din, di ba? So ano ibig sabihin, raise up? Sa Tagalog. Bumangon, tumahiyo. Bumangon. Ha? Binangon? Ibinangon. Raise up. Raise up. And mission. The temple of God. Ano ibig sabihin? Tumayo ka, raise up. Raise up. And mission of God. Okay? So, bumangon ka at sukatin mo ang templo ng Diyos. Yun ang ibig sabihin ng Tagalog, di ba? Raise up. And measure the temple of God. So, unang-una, inutusan dyan ay ang anghel. Pangalawa, yung mga star messenger of the seven churches in tribulation period. Okay? Ano po yung temple of God? Temple of God. Ito po, temple of God. Two kind. Dalawang klase. Yung literal temple. Literal temple at spiritual. So, tumayo at sukatin. Basahin na natin yung verse. Sige, pakibasa, sabay-sabay tayo. And that's
Verso? The fourth. The fourth, which is not the temple, but how the mission is not for it is given unto. So, pagkatapos sinukat ang templo, templo ng Diyos, at ang sumasamba doon, ay ano ang nangyari? Pabayaan nyo yung labas ng templo. Ano ba yung labas ng templo? Ng Diyos. Kung literal temple, di ba yung templo na itatayo sa third temple, bago yung tribulation, mayroong spiritual temple. So ang ating target ngayon, yung spiritual temple. The spiritual temple, hindi na tayo, hindi na yun yung ganito. Di ba itong templo may sukat, itong literal? Yung templo ni Solomon may sukat, di ba? So lahat dyan na may sukat, kailangan sukatin. Kailangan kung tayo ay inutusan ng Diyos, pinatayo ng Diyos, titingnan natin kung sukat na ang templo ng Diyos. Di ba? Sabi pa doon? So, kaya namin tayo susukat, hindi tayo gagalit lahat na aling susukatin. Kailangan ang pagtsatsaga at paghila ng balometro para sa pagsusukat sa kanila. Amen po ba? So, tayo man ay sabi dito, tumayo ka, magtindig ka, sukatin mo ang templo ng Diyos. Di ba utos ng Panginoon? At utos din. Hindi dyan, bibilangin. Ang sabi niya, subukan ninyo ang mga espiritong nasa kanila. Kung sa Diyos ba yun o hindi? Sukatin mo! Amen? Kaya marami tayong palakad. So, takbo tayo sa Revelation 21:16-17. Mamaya, babalikan natin yung Revelation 11, no? Dahil ito, 21:16-17, ito po yung ating backup doon sa ating verse na pinuha. Okay? Basahin natin. Tayo magbasa ulit. 16. Sige, pagbasa natin lahat. Sabay-sabay. Okay. May napansin kayo dito sa 16. Parisukat, di ba? Ano ba yung parisukat? Grumuin tayo. Ganun ba yun? Parisukat? Yun? So pare-pareho naman ang taas, pare-pareho ang haba, pare-pareho ang duwang. Parisukat? Ganyan ba yun? Ganyan ito? Wala akong piyataan ko rin ko eh. Sa 17! Buksan na, basahin natin 17. Sabi? Sa Tagalog, babasahin ko sa Tagalog. At sinukat niya ang puta nito at 144 ayon sa sukat ng tao sa mga tuwid bagay na isang anghel. So ayon sa sukat ng tao, ano mo na ako nito ng Ikiso, Ismerna, Bergamo, Tatera, Sardis, Philadelphia, Laodicea. Ito lang pala Laodicea. Sabi dyan, sinukat ang templo ay ang sukat ay ano daw ang sukat?
At sinugat niya ang puta nito, may 100 at 44 na sipo, ayon sa sukat ng tao, sa makatwid bagay ng isang anghel. Sabi nito, in 144 cubic, according to measure of men, that is it of the angel. So, meron tayong typology. Ilagay ko lang dito yung 100. Ano yun? Sukatin daw yung templo ng Diyos. Temple of God. Okay? Yung temple of God, at sila yung nag-worship ay 144,000 Diyos. Sige na kayo, typology muna. So, yung temple of God na susukatin doon, di ba? Sukatin mo ang templo ng Diyos at ang sumasampa doon. Ang templo ng Diyos na itatayo sa Israel, walang iba kundi yung third temple. Bago pumasok yung 7 years tribulation. Okay ba? Okay. 7 years. Ayan. So, 7 years tribulation, yung pagsusukat sa templo ng Diyos ay rehab yan. Three years. So, typology lang yan, sa literal. Sa spiritual, ano pala? 144,000. Kailangan sukatin ng anghel yan. Alam niyo po ba ang anghel dyan? Ay heavenly angel at saka mayroong 2 propeta na magsusukat sa templo ng Diyos sa Israel, sa Jewish, sa Israel. So, kasi itong three and a half years para ito sa Jew and two prophet. Itong two prophet, ito yung sukatin ang sumasamba doon. Dito sa 3.5 years. Ang pagsusukat, kaakibat na dito yung pagtuturo ng 2 propeta. Emet po ba? Iba yung anghel na magsusukat, titingnan niya yung bilang. Kung nakita niya, kung napuno na ang bilang ng Israel ng 144,000, sukat na ng tao at ito'y kasukat ng anghel. Ano po ba yung anghel? Di ba ang anghel ay banal? Nilalang ng Diyos ang anghel na banal. Kailangan ng tao, lalangan ng Diyos na banal at kasukat ng anghel ang kanyang sukat. May sukat na bilang, literal, at may sukat na spiritual. Agree po ba tayo? Amen. May sukat na literal at may sukat na spiritual. Ang sukat na espiritual, mamaya sa Gentile, pag-uusapan ko na. Tumulong lang ito rin sa Jawa. Okay? So, sa ating pag-aaral, kailangan makita natin ang statement kung ano po yung accuracy ng ating pagkaunawa sa biblical way. Amen po ba? Sa ating ay typology, literal at spiritual. Literal temple,
at with spiritual temple. Pag spiritual temple, ito na yung mga tao. Ang literal, madali lang naman eh. Kasi yung literal temple na itatayo sa Israel. Sabi nga kanina, yung testimony, magmadyag kayo sapagkat ang Israel ay napipinto magbangon ang nasa labas ng mga gentiyan para sa Israel. Pero, ang sabi ng testimony kanina, huwag kayong mangamba sapagkat hawak sila ngayon ng Diyos. Nakapresent sila ng Diyos para kunin yung 144,000 bago bitawan ng Panginoon yung natitira. Isisid lang niya yung 144,000 bago bitawan at sirayin ang gentiyan ng 42 months. Yung 42 months, ito po yung galit ng Diyos ang gagamitin niya yung mga hukbo, mga hintin para sirayin ang templo ng Diyos na itinayo na nitira ng Israel. Sisirayin niya ng Gentile nation at usigin na yung 144,000 doon sa 42 months. Sipin nyo, susukatin ko na ang templo ng Diyos at ang sumasamba doon at pabayaan yung nasa labas. Yung nasa labas, ang Gentile army, yung gigibayan sa loob ng Jerusalem. Agree kayo? Agree tayo? Dahil parusa ng Diyos yan sa mga natitira ng mga Israel pagkatapos na yung pagsisilyo ng 144,000 Jew. Amen? So yun, paano magsukat? Yung nagsusukat dyan para maging perfect sila sa pamagitan ng two prophet ministry. Ano ang ministry ng two prophet? Ipapakilala lang nila si Jesus Christ na itinakwil ng kanilang magulang. Ibabalik sila sa kanilang magulang bago saktan ng Diyos ang lupa at sumpa. Amen? Yun ang Malakias 4. Ibabalik yung Israel na mga sons in father of faith. Kung hindi, hindi masasaktan ng Diyos ang lupa. Kung naibalik na, obligado ng Diyos na tuparin niya ang kanyang salita sapagkat yun ang nakahula sa banal na kasulatan. Amen po ba? So yun po yung nakasulat sa Revelation 11 verse 1. Ganto, tapos yung 3. Alam niyo po yung 3 ko na yung 2 prophet ministry hanggang 12 yan. Mapapansin po natin yung ministry ng 2 prophet pagkatapos nila mga rambanamin at pakipos yung verse 3. Pakibasa natin yung 3. Ang sabi ng 3? How much? Sabi dito, 1,002 in 3 scores rooted in Saklo. 1,260 days, ilan years yan? 3.5 years yan. Mga ngaral sila para sa Israel, ito po yung pagsusukat nila doon sa templo ng Diyos. Ang pagsusukat ng 2 prophets sa 144,000 ay hindi meron. Kalaban nila ang nasa room. Amen? Di ba yung room? Napakalapit lang yung Roman temple at ang Israel at ang mosque. Nasa loob lang ng Israel yung magkakalaban na yan. Di ba ba yan? Ito, pag natapos silang mangaral ng 3.5 years, ito po yung pagsusukat. Naintindihan natin, pag ikaw ay nangaral, nagsusukat ka na ng isang taong sakdal para maging katulad siya ng anghel ng Diyos. Amen? Di ba yung binasa natin kanila? Ang sukat ng mga tao, yung 144,000, katulad sila ng sukat ng anghel ng Diyos. Di ba yung mga anghel, matutuwid yun? Mga banal yun? Dapat ang mga
Diyo, maging banal katulad ng ating Ama na nasa langit. Amen po ba? Mateo chapter 5 verse 48, inutos yan ng Panginoong Jesus na magsitulad tayo sa Amang sakdal. Paano tayo maging sakdal? Kailangan sukatin tayo. Ang pagsusukat, yung ministry mo, gampanan mo. Amen? Balik na? Lahat tayo, sabi ng Diyos, tumayo ka at sukatin mo ang templo ng Diyos. At ang magiging sukat ay katulad ng kasukat ng anghel. So yan, so, napaka, ano naman yan, napaka malalim na, pero ito talaga yung pinupuwin dito. Amen po ba? Ito yung verse na ito. Ang tinatarget dito ay yung 144,000 Jew. Amen? Kasi labas tayo dyan. Dahil Gentile tayo. Nasaan tayo? Saan tayo? Yung Gentile. Kasi dito, tribulation period na yan. 7 years tribulation period para sa 144,000 at para doon sa 42 months na wrath of God. Wrath of God. Bari minan, paano ka magsulat ng wrath of God? W-R-A-T-H. 42 months, wrath of God. Sinsya na kayo, di ko nakita doon sa Bible. So, wrath of God, ito ay ang Armageddon. Wrath of God, Armageddon. 42 months yan. 42 months. How much? 42 months. How much? How many years? 42 months. Ilan taon? O, 3.5 days. Di ba kung dito ang Bible? Nasa Daniel 12 yun. Verse 12. Ha? Yung isang panahon at kalahati ng isang panahon at mga panahon ay paruroon ng maninira upang sirain yung nasa labas ng templo ng Diyos sa pamagitan ng mga Gentile forces. Ano ba yung Gentile forces? Army of Darkness. So, mga militaryan ang gagawa dyan. Kasabwat yung religious. Ha? Kasabwat yung religious. Hindi na natin tatalakayin yun kung anong religion na may hawak ng mga politikal. Powers sa ating panahon ngayon. Amen? Nakita natin, yun po yung susukatin ng anghel ng Diyos para makita kung ilan ang sumasamba doon. Amen? At ilan ang bilang nila bago saktan ang lupa ng Armageddon. Yung Armageddon, mayroon dito yung three wars. Three wars. Ano ba yung wars sa Tagalog, Brother Minan? Tatlong pagkaaba. Ang tatlong pagkaaba, ito po ay ratagkat sa aba ng lupa sapagkat dumating na ang galit ng Diyos. Huh? Ang galit ng Diyos ay war in earth. Yung three wars, mayroon application niya ng three. War. War. Ang three war nag-umpisa noong 1914. Amen? Yung three war nag-umpisa 1914. Dito po tayo kasi 2014 na tayo. 1914 nag-umpisa ang war. First war. Yung second war. Yun ang first war. Second war. Second war. 42. Yun ang second war. Nakita nyo? Nakita natin?
yung First War 1914, Second War 1942. Sino ang ano dyan? Bantok? Si Hitler. Ano? Sa panahon ng 1942. Di ba si Hitler? Bantok yan? Marami pinatay na Hudyo? Alam niyo ba kung ilan na namatay ang First World War? First World War ay 10 million. First World War, 10 million ang patay sa buong mundo. Second World War ay 50 million. Yun po yung akala natin, ano lang ng tao yan. Alam niyo po ba kung bakit may war dito sa Earth? Saan nagsimula yung war? O, sagot tayo. Sa Hitler, sino ang kalaban ng Diyos? Si Satan. Agree ba kayo dyan? Gusto ko magbasa ng Hosea. Hosea 3:1. Para kailangan may verse tayo na may war in heaven. Ang unang kaaway ng Diyos ay si Satanas, si Lucifer. Dati siya Lucifer, siya ay banal, tinawag ng Diyos at pinamahala niya ang kanyang nilalang. Kaya na, nagpata si Lucifer, gusto niya sa kanya lahat yun. Hindi naman kanya yun. Ngayon po ba? Pag hindi kanya, inangkin, anong tawag doon? Robbery, ninakaw. Ewan mo ba? So hindi sa'yo, iwan mo ang kinin. Kahit yung pangangaral, kahit yung ating ginagampanan, huwag natin ang kinin na atin yun. Ginagawa lang natin yun dahil tayo sirbat. Amen? Hindi sa atin yun. Ginagawin lang natin ang ating katawan para paglingkuran at sumunod sa ating Diyos. Basahin natin. 3:1? Hosea. Ay, ano? Sikaraya. Sorry ha. Sikaraya 3:1. So, nakikutan ko na. Kasi Ezekiel yung kanina na nakipaglaban si Satanas kay sa Diyos at inulog siya. So, basahin natin. English ka niya. Sino si Joshua? Dahil kang Jesus Christ, si Yeshua. Amen? So, sino daw nilagay nasa kanan? Si Satanas para maging kaaway. So, galing sa langit, may kabanan doon, although ano ba yun na ikinapit kay Joshua, kay Jesus Christ. Amen po ba? So, ganyan ang nangyari. Hanggang dito sa lupa, nagkaroon ng labanan. Kaya may labanan, may digmaan, may war. So, alam niyo po ba, kaya sa galit ng Diyos, pinahintulot na yan. Iyan ay permissive wind para mangyari ang tinirabaho ni Lucifer dito sa Earth. At sinabayan ng Diyos. At hindi papayag na Diyos mahuli siya. Kung siya man ay huli, pagtatapos niya sa kanyang kalaban. Amen po ba? Tatapusin ba ng Diyos yung lahat ng kalaban niya? Kailangan isip niya muna yung kanyang pinili bago niya bitawan yung wrath of God, yung galit niya sa lahat ng tao na titira doon sa loob ng desino ng Israel. Ang Israel ay iniingatan ng Diyos para sa 144,000. Kaya kung sino man ang kakanti dyan, sino man ang gigira dyan, tiyak niya mangyayari yun, pero hindi pa babayaan ng Diyos na mamatay silang lahat sapagkat kukunin ng Diyos ang sa kanya. Amen? Kaya ganun ang pagmamahal ng Diyos sa kanyang bayan. Kaya tayo, dapat tayo maging bayan din. So paano? Sinugis ba tayo? Gentle tayo. Sila ay Israel. Diyos. Sila ay Israelita. At sila ay mga Diyos. Sila ang iningatan ng Diyos. Bago saktan niya lupa ng Armageddon. 42 months, 3.5 years na galit ng forces. Bakit parang minan magagalit ang forces? Balik tayo sa Revelation 11. Alam niyo po ba, yung nasa, wala sa katotohanan, galit yan sa katotohanan. Amen po ba? Itong two prophet, nasa totoong mensahero ito.
sila ay kinasihan ng Diyos. Binabaan ng Holy Spirit at sila ay mangaral para sa 144,000. Alam niyo ba yung pangangaral nila? Fear the Lord and worship God in respect in obedience. Diba? Ganun lang. 14 yun. Revelation 11 hanggang 12. Pagkatapos silang mangaral, papatayin sila pero i-resurrect sila sa tatlong araw at kalahati sila ay babalik sa langit. Ira-rapture sila. Kaya maganda nga yung rapture, no? Maganda yung rapture sapagkat ito ang inaasam natin. Kaya nga, kailangan hindi natin ma-bypass yun. May kanta, do not pass me by, di ba? So, magandang kanta na yun. So, nakuha natin yung Israel, ito ang sinukat na templo ng Diyos at ang sumasamba doon at pabayaan ang nasa labas para wasakin ng mga Gentile. Ano ba yung mawasakin ng Gentile sa Israel hanggang dito? Pag naglaban-laban na yung mga bansa dito sa 42 months, alam niyo ba kapag sumabog na yung mga biological weapon, apektado tayo dito. At ang mangyayari sa atin, wala na tayong makain, daming sakit, daming naramdaman, patay ang mga tao na agnas dahil sa chemical weapon, dahil sa Armageddon. Yung Armageddon, iisa-isahin niya. Ang Third World War, alam niyo po ay yung Third World War, yung Armageddon? Lahat ng mga hari, Revelation 16, ay tinipon sila sa dako ng Armageddon. Yung lahat ng mga hari, tinipon sila doon. At doon sila pinisat na parang ang dugo nila ay para silang ubas. Yung lahat ng nananang sa lupa para magiging ubas ng pinisat at ang dugo umabot sa pino ng kabayo. So, yung sandali lang, balikan natin, 50 million. So, ilan million na tayo dito sa Pilipinas? 100 na. Dati, 94 million. Tapos ngayon, 100 million na. Kanina, alas 12 lang. Ito, 50 million lang.